Ilang kabahayang malapit sa Marusay River sinira ng bagyo. Ilang pamilya inilikas. Sundan sa report ni Russell Simorio. As of 10 a.m., umabot na sa 10 pamilya sa Calasieu, Pangasinan ang inilikas ng otoridad dahil sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Sa Barangay Poblacion East, ilang bahay ang sinira ng malakas na hangin na dulot ng bagyo. Nasa silong po ng akasya, baka pumabagsakan. Kaya lumipat po. Nasa normal level pa ito ng Marusay River na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero kanina, nauna nang inilikas yung mga pamilya, lalo na yung mga nakatira sa mga bahay na yari sa light material. Sakali pa na tumaas pa ito ng level ng Marusay River, maraming pamilya pa na nakatira dito malapit sa ilog ang ililikas ng otoridad. Ilang puno rin ang natumba at humambalang sa kalsada sa Barangay Bunlag. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang ang mga barangay ng Gabon, Poblacion East at Talibao sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo. Meron mo na pong mga identified vulnerable individuals yung mga barangay officials po natin, no? Na-identify po yung mga yan nung kay Rolly pa ang ating binabantayan. So ngayon po sila po yung patuloy na minomonitor po. Maigpit na binabantayan ng Sinukalan River sa Santa Barbara, Pangasinan. Kahapon is nasa 2.9 meters above sea level. Ngayon, 3.4 above sea level pa. Kung yung ulan lang dito sa amin, kayang-kayang i-absorb ng aming ilog, yung tubig. Ang problema lang namin sa upstream, kung malakas doon, saka dyan tataas ang aming sinukalan. Samantala, patuloy ang road clearing operation ng otoridad sa mga natumbang puno sa kalsada sa Barangay Catablan, Urdaneta City, Pangasinan. Sa ngayon, nandito po tayo sa Barangay Catablan para i-clear po itong manggang nabuwal po dito sa highway para yung flow po ng traffic natin is hindi po ma-hamper yung travel ng mga motorista at for our own safety din po. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.